Hi guys! For today's video, ako ay magliluto ng stir fry, bagyu beans, and eggplant yan. So, yung bagyu beans natin ay tinanggalan ko lang yan ng ng bawat dulo. Dulo sa kabila at dulo sa kabila at ano lang yan siya, straight. Isang buo yan, stir fry. Tapos yung ating eggplant ay hiwa-hiwain ko siya into pahaba. Ayan, isang buo. Tinanggalan ko rin ng kabilang dulo at kabilang dulo at hiniwa ko siya ng medyo maliliit na pahaba yan. So, parang fries. So, ang gagawin natin ay igigisa ko ng puyan. Tapos, hiniwa ko ng ganyan yung ating talong. Ang paglalagyan ko ay may tubig puyan, parang talong natin na hindi siya mangitim. And then, ang pagkahiwa ko ng bagyu beans ay ganyan. And then, ipapakuluan ko puyan. Papakaluan ko siya siguro mga 3 to 4 minutes, ganun. Para hindi siya masyado ma-overcook. Yung sakto-sakto lang pang stir fry, yan. So, para hindi na siya natin matagal na sa pag-isa, ayan. So, papakaluan ko siya ng mga 3 minuto siguro. Ayan. So, hayaan lang natin yan dyan. Magbilang tayo ng 3 minuto mula paggulo, ganun. So, gagamit ako ng premium soy sauce. And then, lalagyan ko siya ng lemon. Ayan, hindi ako maglalagay ng water dyan sa ating stir fry. So, yan lang. Tapos, lalagyan ko siya ng seasoning ng indomie. Yan. So, yan ang magpapalasa sa ating stir fry. Bagyu beans and eggplant. Ayan. So, yan ang powder seasoning po yan ng indomie. Yan ang ihalo ko dyan sa aking stir fry, bagyu beans, and eggplant. Yan, so, hahalo-haloin ko yan. So, isas po yan. And then, yun lang, seasoning lang ng indomie. Yan ang ihalo ko dyan sa stir fry kong bagyu beans and eggplant. So, hindi tayo maglalagay talaga ng water. Yan naman ang talong. Parang hiniwa ko siya parang fries. And then, yun. Hindi ko na hinalo ang bandang gilid ng talong para hindi siya masyado purple. Parang white lang siya, ganun. Yan siya. I-drain natin. Hanggang sa matuyo. Ayan. So, yan na yung eggplant natin. Hiniwa ko na parang fries. Mahahaba lang siya na medyo ulit. And then, maglalagay tayo ng unting salt. Ayan siya guys, lalagyan siya natin ng unting salt. And then halo-haloin dyan sa sa salaan. Nilagyan ko lang yan ng unting asin. Tapos yan na naman ang ating bagyu beans ay sabi ko, papakuluan ko siya ng 3 minutes, 3 to 4 minutes siguro or 5. Ganyan. And then, pakuluan ko siyang ganyan na half cook lang and then saka siya stir fry mamaya para lang siya, para hindi siya ma-overcook. So, medyo sakto lang siya na kuluan. Siguro 3 minutes or 4, yan. So, yan ang ating ulam ngayong tanghali. Ulam namin ni Helen. Yan, stir fry bagyu beans and then eggplant. So, tuloy siya kumukulo-kulo. Yan ang ating sauce. Tapos, lalagyan ko siya ng olive oil. Yan. And then, i-mix ko siya. Para mas malasa. Tsaka, soft yung ating stir fry na bagyu beans. And then, yung ating eggplant yan. So, yan ang ating eggplant. Yan, nilagyan ko yan ng asin. Tapos, hinalo-halo ko dyan ang asin para malasa na din siya pagluto. Of course, dahil dyan sa sauce rin, mas malasa po yan. Yan. So, yan ang ating lulutuin for lunch namin ni Helen ngayong araw. And then, yan yung bagyu beans na niluto ko siya slightly for 3 to 4 minutes lang, yan. So,
Kasi ang talong okay lang kasi soft na po yun. At ang itong baguio beans ay pangit siya pagka direct, lalo na hindi ako maglalagay ng water kahit unti, sauce lang, soy sauce lang, and then olive oil, and then yung seasonings ng Indomie. So yan na inahon ko na siya, and then dinrain ko na siya, and then ready to gisa. Ayan, baguio beans, ano yun siya, hindi ko siya kinat, ano lang yan siya ng buo, ayan. So, dinrain ko siya na matuyo siya talaga, natuyo siya, nawala siyang tubig, and then mag-start na rin ako ng gisa. Ayan, so, this is for today's video, ayan, stir fry baguio beans and then eggplant, ayan. So, meron tayong paminta, lalagyan ko yan siya ng paminta para mas lalong masarap yung ating stir fry baguio beans and eggplant. So healthy tayo ngayon, and then ayan, so meron tayong bawang, igigisa ko siya sa bawang, and then ayan ang sauce natin, ang gisa ko dyan na para hanggang sa maluto lang siya na hindi siya madurog yan. So ano yun siya, soy sauce, and then Indomie seasoning, and then olive oil. So ayan na siya. Start na tayo mag-isa. Ayan, sa bawang. Gisahin ko lang siya sa bawang. Ayan. Ayan, minix-mix ko lang yung yung garlic. Ayan. So, masarap talaga, masarap ngayon ang ulam natin. Healthy pa siya. Ayan, eggplant and then baguio beans. Sabi nila yung baguio beans daw, hindi maganda pagka may arthritis or rheuma or what, yan. So, yun siya. Ayan, gisa na natin siya. Binail ko lang yan ang bahagya na hindi siya maging matigas mamaya. Pag naluto, 3 to 4 minutes lang po yan ang pag-boil ko. Since nag-akumulo siya, nagbilang lang ako ng 3 to 4 minutes. And then, ayan na siya. Inahon ko siya at dinrain. Ayan, so, ginigisa na natin siya sa mantika. And then, garlic lang. Ayan. So, lagyan na natin ng sauce. Ayan, unti lang po yan. So, yan lang magluluto sa kanya dyan. Together with the talong. Ayan. So, ayan na siya. Mimix-mix na natin. Nung ano yan siya guys, ang sarap niyan. Hindi siya, wala siya masyadong mga kung ano-anong hinalo dyan. Pero napakalasa niya. And then, ang sarap. Lalo na yeah, soft yung ating baguio beans. Yung ating baguio beans ay ano siya, hindi siya matanda. Yung beans niya sa loob ay maliliit pa. Tapos, parang ano pa lang siya, parang malambot na ano. Hindi siya magulang na baguio beans. Kaya yan, ang sarap yan. Tapos, ihahalo natin ang talong. So, yan ang ulam namin. Healthy tayo. Mostly, guys, sa mga inuulam namin ngayon, mga gulay-gulay lang, healthy. Ganyan. So, mapaparami ka ng kain. Ayan. Hindi naman kasi kami lagi kumakain ng rice. So, kumakain kami ng rice minsan 2 times a day lang or once a day lang lunch. So, yan. So, yan ang ulam namin. Ang partner niyan ay rice. Ayan, stir fry, baguio beans, and then eggplant, yan. Yan ang eggplant ay hiniwa ko siya, parang ano siya, payat ng mga fries, ayan. So, imimix-mix ko yan siya dyan. Hindi na tayo naglagay ng kung ano-ano, ayun lang, soy sauce and seasonings of Indomie, and then olive oil para soft ang pagkaluto natin and shiny. Yan, so imimix na natin dyan, ihalo-halo, yun lang ang magluluto sa sauce sa ating baguio beans and eggplant, yung sauce na ginawa ko. Yan, so itong menu na ito ay tawag ko dyan ay stir fry baguio beans and then eggplant. Yan, so sa mga bago sa aking channel, mostly sa gusto lang makamura, affordable na mga recipe, just go to my channel and watch my video. And then if you like, please don't forget to subscribe, like, and comment po. And then para updated kayo sa next vlog ko,
sa next na i-upload ko na video, please hit the notification bell, choose all po para every time meron po akong upload ay manonotify po kayo. Ayan. So, ayan na siya, malapit na tumaluto. Ihalo-halo lang natin para yung sauce niya ay mamix maigi at mas malasa yung ating gulay for today. Ayan, so okay na yung ating bagyuin. So, wait lang tayo a little time para maluto na tong talong natin or eggplant. Maluto na to yan. So, yan ang ating ulam for today. Yan, so healthy, gulay-gulay. Pero pag masobrahan din naman, ay hindi rin maganda at paglagi natin ulam dahil nga sabi nila, hindi ko rin alam if may study dyan about dyan sa mga beans na if you are always eating or kumakain ka ng mga ganyan, mga legumes, ay matitrigger yung ang arthritis at rheuma. I don't know if it's true. But pansin ko din kasi pag lagi akong makain yan, parang sumasakit yung paa ko. I don't know if it's true. Pero based on my experience, maybe. Kaya hindi rin maganda kung lagi tayong kumakain ng ganyan. Kaya sa mga bago, once again, sa mga bago sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and comment po. Yan. And if you want to, every time meron po akong upload, na manonotify kayo, please hit, once again, hit the notification bell. And choose all po. Yan. So, ang channel ko po ay mostly sa mga recipe dyan ay affordable naman. Affordable kasi nga, syempre, mahirap tayo. Kaya, kung ano lang ang available ay, yan lang din ang aking naluluto. Yan, available kasi minsan bumibili kami dito ng food rin namin. So, yan, minsan gulay-gulay pagka napunta ako sa supermarket na mamili ng ibang mga needs nila dito ay minsan kumukuha rin ako ng gulay na para meron kaming maulam. Ayan, so once again, yan, sana guys mawili kayo manood ng aking mga recipe na kahit mumurahin lang siya or yan, makita mo lang dyan sa ating mga harden, kung meron tayong mga harden, ay may matutunan po kayo, mostly sa mga hindi pa marunong magluto, yan, so makapag-learn kayo sa aking channel, yan, so sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and comment po, and then para once again, ayan, para updated kayo sa next vlog ko. Ayan, please don't forget to hit the notification bell. Choose all po once again and hit, ay choose all para every time na akong upload ay manonotify po kayo. Thank you so much for watching and God bless. More power sa ating lahat. See you guys. Sarap ng ulam.